Naantig ang puso ng mga netizens sa emosyonal na tagpo na nagtrending sa social media patungkol kay Nanay Mary Jane at alaga nitong kalabaw. Naitampok sa programang Kapuso Mo Jessica Soho ang istorya ni Nanay Mary Jane at ang dahilan ng viral video. Saad ng emosyonal na matanda ay napilitan siyang ibenta ang pinakamamahal niyang alaga dahil sa pangangailangan ng kanyang mga anak sa pera. Ang kanyang kalabaw ang naging katuwang niya sa buhay sa loob ng mahigit 30 taon. Kabilin-bilinan din ng kanyang pumanaw na asawa na huwag ibenta ang kanilang kalabaw na itinuturing na nilang anak dahil sa laki ng tulong nito sa kanyang mahanap buhay. Kung kaya ay hindi na iwasan ni Nanay Mary Jane na umiyak habang nagpapaalam sa kalabaw. Ilang araw matapos ang pagbenta ay patuloy pa rin ang pangungulila ng matanda sa kanyang alaga na kinasanayan niyang nakatali lamang sa kanilang sakahan. Minabuti niyang makitang muli ang alaga dahil sa nangangamba ito kung naaalagaan ito ng mabuti o ang masama raw ay kung kinatay na ang alaga. Sa pagkikitang muli ng dalawa ay hindi na iwasan ni Nanay Mary Jane na umiyak. Nakiusap rin siya na sana ay matulungan siya na malikom ang 68,000 na perang pinagbilhan ng alaga upang maibalik sa kanya ito. Sa muling ibinahaging video ng programang Kapuso Mo Jessica Soho, masayang ibinahagi ang tagpo ng pagbabalik ni Doro sa kay Nanay. Sa tulong ng programa at ng mga tagapanood ay natubos ni Nanay Mary Jane ang alagang kalabaw. Makikita naman sa mukha ni Nanay ang lubos na kasiyahan habang hinihintay ang pagbaba ng alaga sa sasakyan. Tanong ni Nanay ay kung na-miss ba siya ni Doro. Marami naman ang nagalak na naibalik kay Nanay ang kanyang kalabaw. Saad ng mga nagkomento, "I'm happy for you, Nay. God will provide talaga. God bless sa KMJS at sa lahat ng tumulong. P.S. Sana ang mga anak nyo na hindi na magpabigat sa inyo para hindi na mabenta ulit si Doro. I'm so happy for you, Nanay. Isa po ako sa naiyak sa eksena na yan, pero since na-feature sa KMJS alam ko na may magandang magiging eksena na kasunod at napag-pray ko na sana mabalik si Doro sa inyo, thanks God. Salamat KMJS, kayo ang daan para mapabalik si Doro."